guys, welcome back to my channel. Ngayon, panibagong ritual na naman po ang aking ibabahagi sa inyo. So guys, kayo ba ay sawang-sawa na sa buhay na pagiging mahirap o yung laging kagipitan ang nararanasan, lagi na lang said-said ang pera? So itong ritual na ito po ay napakaganda para mabago ang takbo ng inyong pamumuhay. So guys, bago ko po umpisahan ang video nating ito, disclaimer tayo sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong ritual o sa ganitong gawain, paki-skip na lang po ang video ito at humanap kayo ng video na gusto nyo. At kung kayo ay bago lang dito sa channel ko at nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang tiny bell para maging updated kayo kapag may bagong videos ako na i-upload tulad ng ganito. So guys, kayo ba ay lagi na lamang gipit, laging nakakaranas ng kaalatan sa inyong buhay? So meron po tayong mga ritual na solusyon sa inyong mga kahirapan, pero ito po ay kinakailangan ng 100% na paniniwala. Dahil kung hindi ka po naniniwala, hindi po ito tatalab sa inyo, hindi po ito magbibigay ng swerte sa inyo. So guys, ito yung mga kailangan natin dito sa ating ritual na ito. Kailangan lang natin dito ng cardamom. So ito guys ay yung black na cardamom. So mabibili mo ito sa Lazada, sa Shopee, sa online kayo makakabili nito guys, kasi madalang yata ito sa mga supermarket. Ayan guys. At kailangan din natin dito ang asin. So alam naman natin guys na ang asin ay makakatulong na magtaboy, mag-alis ng mga negative energy, at ito ay naghahatak ng kaswertihan. Huwag lamang ito matutunaw sa ating tahanan. At kailangan din natin dito ng lalagyan. So pwede kayong gumamit ng jar, baso, o yung mangkok na maliit, basta siya ay babasagin. Huwag kayong gagamit ng mga plastic na paglalagyan ng mga ritual na ginagawa nyo, dahil ito ay nakakahatak ng mga negative energy. Mas mabilis dumikit dito yung mga negative energy kapag plastic yung inyong pinaglalagyan. So ayan guys. So napakasimple lang ng mga kailangan natin guys dito, at ito ay makakatulong na para makahatak tayo agaran ng pera. Kung ito ay agaran din natin kailangan. Syempre, kailangan po kapag gagawa ka ng mga ritual o mga pampaswerte ay dapat ay samahan mo din ito ng sipag at tiyaga, dahil hindi naman po tatalab yung mga pampaswerte mo kung basta ka na lang din gumawa at humilata dyan sa inyong tahanan. Siyempre, sasamahan mo ito ng kilos at pag-iisip paano ka matutulungan ng ritual na ginawa mo. So guys, ganito lang ang inyong gagawin. Kapag kumpleto na lahat ng kailangan nyo dito sa ating ritual na ito, humarap lang kayo sa silangan. Diyan natin uumpisahan ang bawat ritual na ginagawa natin, na ang hangad natin ay kaswertihan. Diyan natin yan uumpisahan sa silangan. So punuin lang natin ng asin itong ating lalagyan na gagamitin. Ayan, punuin lang natin ng asin. So ayan guys. Napakasimple lang po ng ritual na ito, at talaga namang ito ay maghahatak na ng libo-libong pera, kaswertihan, kapag inyong pinaniwalaan. So ayan guys. Pumili lang kayo ng medyo maganda o medyo malaki yung mga ganyan, at ilagay lang natin siya dito. So napakasimple lang po nito, at talaga namang magbibigay na ito ng kaswertihan sa inyo. So ayan guys. So ganito lang po kasimple ang ating pampaswerting ito. At kung ito ay paniniwalaan nyo, hahatak talaga ito ng maraming pera na papunta sa inyo. So ayan. So guys, pagkatapos nyo itong gawin, ito ay kailangan ma-energize sa sinag ng araw. So ito po ay kailangan mapa-energize natin kahit 30 minutes lamang po. Ang oras po na magandang sikat ng araw ay 6:30 hanggang 8:30 po. Diyan po ang oras na maganda para mag-energize ng mga pampaswerteng ginagawa natin. So guys, ang paggawa naman ito ay Tuesday o kaya Friday. Kailangan po ay hindi umuulan, kasi ito ay kailangan hindi mababasa ng ulan, kasi matutunaw ang asin kapag nabasa ng ulan. Kaya kailangan po ay maganda ang sinag ng araw para ito ay matuyo at para ito ay mabless, ma-energize ng enerhiya ng araw. So ayan guys. So pagkatapos nyo itong gawin at ipa-energize sa sinag ng araw, ilagay nyo naman ito sa inyong altar, sa inyong front door, o sa ilalim ng inyong kama, para humatak ito ng maraming pera papunta sa inyo.
So, ganyan lang guys, kasimple ang ating ritual na ito. So, ang pagpapalit naman ito, kapag napansin nyo na natunaw na yung asin, dun nyo pa lang siya papalitan. Kapag napansin nyo na nabasa-basa na siya, dun nyo siya papalitan. Huwag nyong hahayaan na matunawan kayo ng asin dahil ito ay kamalasan ang dala. So, huwag kayong magpapatunaw ng asin. Kung manigas naman ang asin dyan, okay lang yan. So, walang problema yon. Mas maganda ngayon kesa sa matunaw yung asin. So, ganyan lang po kasimple yan. Itapon ang asin sa malayo o kaya naman ay ipaanod sa lababo o sa CR. Ayan. Ito namang cardamom na to, ito ay magagamit mo pa sa susunod mo pang mga ritual. Pwedeng ilagay mo ito sa iyong bag, sa iyong bulsa. Daladalahin mo kahit saan ka magpunta. So, ganyan lang po kasimple ang ating ritual na ito. Hahatak na talaga ito ng kaswertehan kung ito'y inyong paniniwalaan. Kung kayo ay laging kagipitan ang nararanasan, kaalatan, baon-baon sa utang, kaya naman ay wala halos natitira sa inyong mga sinasahod. Yung mga ganyan guys, kung kayo bigla ang may bayarin sa mga utang, bigla ang may maniningil, kuryente, tubig, yung mga ganyan. Napakainam po na gawin itong ritual na ito at talagang magbibigay ito ng bigla ang pera sa inyo. Basta paniwalaan nyo lang at samahan ito ng sipag at tiyaga. So guys, lagi nyo pong tandaan na ang video natin ito ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong ritual na ating ginagawa. So lahat po ng bagay, pampaswerte man yan o hindi, kailangan po samahan natin ito ng sipag at tiyaga at paniwalaan ang bawat ritual na inyong gagawin para ito'y magdulot ng swerte at pagbabago sa inyong buhay. So yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video ng ito. Bye!